Hindi naman po siya bawal dahil government official yung ating Tapos may bago na namang pronouncement tong MMDA. Hindi naman daw bawal kasi government official. May I ask the government, ano ba talaga ang clear instruction nyo? Kasi this time, sabi ni Attorney Artes ng MMDA, pag government official, hindi naman daw bawal. Ano ba talaga? Alam nyo, ito ha, pagpasensya nyo na sa gobyerno, kaya minsan napupo na kayo ng mga mamamayang Pilipino kasi hindi patas ang pag-apply nyo ng batas sa mga ordinaryong Pilipino at sa mga opisyal ng gobyerno. Hindi ho kasi patas eh. Kaya ho kayo na napupo na. Iba-iba yung sinasabi. Iba yung sinabi ng batas, iba yung sinabi ng HPG, iba yung sinabi nito. So ano ba talaga ang totoo? Inassist, regular naman po natin ginagawa yan. Kinumpirma ng Metropolitan. Mismo MMDA, sinabi nila regular daw nilang ginagawa yan. So sino yung iniskorta nila? Sabi nga nila, alam mo ito ah, lagi ko itong paulit-ulit na sinasabi. Kinikwento ko sa inyo ito. Sino ba dito mga tatay at saka nanay? Sige nga, taas nga ang kamay nyo. Sabi nila, ayon sa pag-aaral, if you want to destroy your children, live a double life. Ano ibig sabihin nun? Maging hipokrito kayo. Kung gusto daw ninyo sirain ang buhay ng mga anak ninyo, ganito daw ang gawin nyo. Pagalitan ninyo, pagbawal nyo yung mga bagay na ginagawa nyo. Anong ibig sabihin nun? Kunwari, ikaw, umiinom ka, lakas mo mong inom, naglalasing ka, umuwi kang lasing. Tapos pag uwi mo sa bahay, pag nakita mo yung anak mong lasing, paluin mo, sabihin mo, bakit ka naglalasing? Hampasin mo ng ganun. Sigurado ako, sira ang buhay ng anak mo. Ang tawag doon, double life. Double standard ang ginagawa mo. O, halimbawa, sabihan mo yung anak mo, alam mo, yung Yoshi na yan, ha? Nakaka-cancer yan. Gusto mo mamamatay na maaga? Ha? Paano mo mabubuhay ang pamilya mo kung nag-yoyosi ka? Mga ganun-ganun pa. O di kaya, sabihin mo yung anak mo, alam mo ha, mamahalin mo yung asawa mo kung ayaw mo masira ang pamilya mo. Pero mayat maya, kinakalabit mo naman yung kapitbahay nyo. O. Sigurado ako, sira ang anak mo. Bakit? E double standard ka eh. Yung batas mo, para sa kanya lang. Hindi para sa'yo. Ganun din po yon. Ganun din po yon sa gobyerno. Kaya naiinis ang mga Pilipino, mga ordinaryong Pilipino sa gobyerno. Kasi ho, yung batas na pinatutupad nyo, para sa amin lang, hindi para sa inyo, mga gunggong. Galit na galit si Banat Bay. Naintindihan nyo ba sa mga kawani ng gobyerno? Paano susunod ng mga Pilipino kung kayo hindi nyo nasusunod yung batas na ginawa ninyo? Tapos sasabihin ninyo, sumunod kayo. Magagalit kayo pag di kami sumunod. Pero kayo, may mga exemption kayo. Nako. Metropolitan Manila Development Authority na lehitimo at may koordinasyon sa ahensya ang dalawa nitong tauhan na nag-escort kay Senador Francis Tolentino.
Ngunit ayon kay MMDA Acting Chairman Roman Duarte, luma na ang ginamit na escort vehicle at maaaring nailagay ang police sticker sa motorsiklo ng dating gumamit nito. Malamang! Kasi may mga officialis kami dito sa MMDA na come and go na iba galing sa PNP. So baka along the way nadikitan po ito. Along the way na dikitan, siguro habang naglalakad siya may hawak siyang sticker, tapos bigla siya nadapa. Ay, pak! Shhh! Naidikit yung sticker. Along the way, nadikitan lang daw. Are you serious? MMDA, lagi ko kayong pinagtatanggol. Sabi ko nga, pag ako napasok sa Congress, kahit hindi ako tatakbo, itataas ko budget nyo kasi kawawa yung mga MMDA ano, dahil kulang sa sahod. Pero bakit ganyan yung palusot nyo? Ah, along the way, nadikitan lang talaga yan eh. Diba nakakainis? Sino dito naiinis? Na along the way bigla nadikitan lang ng sticker. Di ba nakakainis? Oh. Tapos pag tayo ganyan, nagagalit din tayo pag pinunan tayo tapos hindi natin tinatanggap yung puna natin. Do understand my point now? Kung bakit kailangan punahin din tayong mga vlogger pagka nagkamali tayo? Kasi ho, kung pinupunan natin sila, naiinis tayo dahil di nila tinatanggap yung pagkakamali nila. Eh di ganun din tayo. Pag hindi natin tinanggap yung pagkakamali natin, anong pinagkaiba natin sa mga to? Yung totoo. Plastikan, di ba? Pasensya na, Attorney Roman Duarte. Pero I think, sir, maganda siguro amin na lang. Nagkamali po kami, pasensya na po. Papatanggal ko lahat ng sticker. Tapos, hindi, along the way siguro may pulis na dumaan. Tapos nadikita niya ng sticker. Eh alam naman niya sa MMDA yun. Ang layo ng definition ng MMDA sa PNP. Anong palusot yung pang ano lang eh. Alam mo yung mga ganyang palusot? Palusot yan ng mga lalaking may kabit. Hindi ko sinasabing may kabit siya. Ang sinasabi ko yung mga lalaki may kabit. Ba't nakapatong ka? Nadapa ako eh. Pagdapa ako, nandun siya. Na kaya nakapatong ako. Eh bakit wala kang saluwal? Galing akong banyo, umiihi ako, bigla akong nadapa. Eh bakit naka ano? May kapote. Talaga naglalagay lang ako ng kapote pagka umiihi ako kasi doon ako umiihi. Eh bakit nakakadena yung babae? Hinuli ko yan kasi ano yan eh, magnanakaw, snatcher yan. Eh bakit walang damit yung babae? Kinakap ka pa namin, sinisigurado namin wala na siyang nanakaw. Oo. Eh bakit nagkabunga? Hindi sinasadya. Biglang ano, pumutok. Diba? Ganyan no eh. Ganyan no yung may mga kabit eh. Tapos gusto mo, hindi, ikaw naman talaga mahal ko eh. Gusto mong paniwalaan ka. Eh ayaw mong aminin. Pambihira, oo. Sino yan? Hindi. Kwento ko lang naman yun. Hindi ko sinasabing siya yun ha. Kinikwento ko lang ganun, magpalusot yung mga kalalakihan na nagpapalusot. Pag-uwi sa bahay, ang bango-bango, hindi amoy pawis, galing opisina pero ang bango-bango, nakamotor pa yun ha. Bakit amoy paligo ka? Amoy shampoo ka?
Hindi, nag-shampoo na ako bago pa ako pumasok dito sa bahay. Para hindi mo maamoy. Ng sticker ng police, kaya po nalagyan ng ganoon. Pero hindi na po namin ma-determine kung kailan exactly nalagay yung sticker na yan. Bunsod nito, sinabi ni Artes na pinatanggal na rin nila ang mga police sticker na nakita sa ilan sasakyan ng MMDA. O kita nyo na, pati ibang mga sasakyan meron talaga nakalagay. Ano lahat yun, nadapa sila tapos naidagay lang nila. Pinagluloko naman tayong tong MMDA na to. Hindi ah, sorry po ah, MMDA. Sana aminin na lang natin. Aminin na lang po natin na nagkaroon ng problema at sisiguraduhin namin na hindi na maulit ito. Oh. Kaya lang nadismaya pa siya. Nagalit pa siya sa PNP dahil hinuli yung MMDA. Nagalit pa siya. Nadismaya daw siya kasi hinarap sa media na walang abogado. Eh yung iba nga mga suspect eh, hinaharap din na walang abogado eh. Gusto mo special treatment. Oo nga, sa bagay naman. MMDA sila, ano ba kayo? Itinanggi rin ng MMDA na may misrepresentation o nagpakilala ang dalawang escorts na sila ay miyembro ng pulisya. Masasabi po namin na hindi naman namin polisiya or sinasadya na maglagay ng sticker. Hindi nila sinasadya, mga kababayan. Hindi nila sinasadya na maglagay ng sticker. Yun po'y aksidente lang. Parang yung mga nabubuntis. Sabi nung anak, di ba? Mami, na-aksidente ko. Nabuntis ako, mami. Na-aksidente ko nung kapitbahay natin. Aksidente? Ang aksidente, one time lang nangyari. Eh, binomba nyo eh. Paano na-aksidente yun? Nilabas-pasok nyo. Paano naging aksidente yun? Ang aksidente, one time lang nangyari. Sabihin, nabangga na ano, yun na aksidente. Tama mali. Anak ng tuchang kalabaw naman oh. Ayan, to misrepresent ourselves. In fact, doon po sa aming initial investigation, nung napara naman daw po yung aming mga tauhan, agad naman po nagpakilala na taga MMDA. Bagamat kinasuhan na ang dalawang MMDA escorts, nakalabas na rin ang mga ito sa pagkakaditine at binigyan ng legal assistance ng ahensya. Na-dismiss na rin ang reklamong kriminal laban sa mga ito dahil sa kawalan ng sapat na basihan. Sa kabila nito, nagsasagawa rin ang investigasyon ng MMDA kung may pananagutang administratibo ang dalawang tauhan nito. Ngunit nagpahayag ng pagkadismaya si Artes sa kinahinatna ng mga naturang MMDA escort. Ang aking lamang pong reservation siguro, nandito si Kong Busita na dati rin naman polis, the way yung pag-treat doon sa tao namin, dinetain sila sa mahabang oras, hinayaang ma-interview ng mga... Dinetain daw sila sa mahabang oras, eh alam ko 24 ano, pwede. Sa madaling salita, sinasabi ko ng MMDA, kayo namang HPG. Tropa tayo eh, tropa. Tropa! Tropa tayo! Eh bakit yun naman kami dito na? Tropa tayo eh! Pareho tayo nasa gobyerno eh! MMDA, di ba nagagalit kayo pag may mga ganyan nagpapalusot sa inyo? Tropa tayo eh! O di ba pag may nahuli sa busway ng mga pulis, ano palusot nyo? Tropa! Tropa tayo, tropa! Pareho naman tayo nasa gobyerno, tropa! Bakit naman ganun? Uhulihin mo kami, pagbigyan mo na kami, nasa gobyerno tayong pareho. Tropa? Tropa, di ba tropa? Now, the same shit na palusot ng mga motorista nating hinuhuli ninyo ay same shit din ang ginagamit ninyo. Na bakit yung dinitina ang aming tauhan? Diba sir, meron naman tayong 24 oras na pwedeng i-detain?
Di ba sir, kung merong pagkakamali ang PNP sa pagdetina nila, pwede nyo naman silang kasuhan? Tama mali sir? Tropa. Or sir, you just want a special treatment to your people because pare-pareho kayo nasa gobyerno. Yan ang problema sa Pilipinas eh, yung ganyang klaseng kaplastika nating mga Pilipino. Kaya tuloy, nawawala yung galang ng mga ordinaryong Pilipino sa inyo. Galit na galit kayo pag nagpapalusot yung mga motorista natin. Di ba? Naiinis kayo, nakabideo pa nga sila, although nakablare. This time, parang iba ang dating nyo. Tropa. Media, sa harap nila, which can be considered as an interrogation, na wala pong abogado yung amin pong tauhan. Wala namang interrogation doon. Tinanong lang ng media. Kasalanan nyo pala media eh. Next time kayo mga media, mga media noche, kayo mga media, pagka-tropa, huwag nyo i-interviewin. Pero yung mga suspect na hindi tropa, pwede nyo interviewin. Do you see my point now? Why people, especially the ordinary people of our country, naiinis na sa nangyayari sa gobyerno? Kasi yung batas na pinatutupad ninyo ay para lang sa amin. Para sa inyo, kailangan tropa. Kaya nga ako naiinis sa HPG na sinasabi nila, ito lang ang pwede. Pero biglang sasabihin nyo, pwede pala yung ibang senador. Wala naman pong problema, mga sir, mga ma, mga boss sa HPG, kung talagang pwede naman ang senador. Sabihin nyo na lang at ilagay nyo na lang, pero iba yung lumalabas sa website nyo, iba yung lumalabas sa Facebook nyo, bawal. Tapos biglang sasabihin nyo, pwede. Ngayon, ano sa tingin ninyo nararamdaman ng mga Pilipino pag nakakakita sila ng ganyan? Diba? Siyempre, naiinis sila. Double standard naman tong gobyerno natin. Ganon? Sa kabila nito, tiniyak naman ng MMDA ang kooperasyon at pakikipag-ugnayan sa pulisya kaugnay ng insidente. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Paalala ko uli ah. Ito, pinost lang nila. Ilang oras lang na nakakaraan. Ayan lang ang pwede. Tapos ibang pronouncement ng MMDA, iba rin ang pronouncement ng police. Pwede daw ang senador. Ulitin ko po ah, sa HPG, hindi po ako nagre-reklamo kung pwede talaga ang senador. Hindi rin po ako nagre-reklamo kung pwede talaga mga congressman. Kaya lang, bakit naglalabas pa kayo ng ganito kung pwede naman pala sila? Kasi ang dating nun, you are just making us parang exemption. Depende yan eh. Depende? Ano yun? Batas? May ganun bang batas? It depends upon the situation. Depende yan eh. Diba? Naintindihan nyo ako mga kababayan kung bakit nag-aalboroto ako dito? Ha? Kasi eto, totoo lang ha, medyo out kasi out, sobra yung out yung ginagawa ng iba nating kababayan eh. Sobrang hindi tama yung ginagawa nila na ganyan. Na tayo mga ordinaryong Pilipino, ganito ang patakaran sa atin. Pero pag sa mga tropa,